start from A, E, I, O, U. Pag sa word na isulat na yung Korean alphabets, dapat may iyong siya pag vowel yung kasunod. Halimbawa, A. Hindi pwedeng maganyan ka lang. It should be with iyong. Ito, bilog. So, mababasa siyang A. Pag walang iyong, itong bilog, hindi yan mababasa in a sentence or word pag ginagamit. Kailangan may iyong siya. Kaya mababasa na siyang A. Okay? A. Okay, tuloy-tuloy ko lang po yung pagsulat. Let's start from A, E, I, O, U. So, yung A is ganito, A. Okay? A. Next is E. Bilog, tsaka E. Okay? Bilog, tapos ang guhit ng paganyan. 1, 2, A. That is A. So, tapos E. 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 O. Pag magsusulat po kayo ng vowels, kailangan mauna yung bilog. Tinatawag na iyong. Tapos U. Bilog. Line. Ganyan sa baba. U. Next is ba, bi, bi, bo, bo naman tayo. Ba. Paano isulat yung ba? Biop or bi. Dagdagan mo ng a. Ba. Okay. Next is bi. Biop at saka e. B. Okay. Next is b. B. Next is bo. 1, 2, 3, 4. Tapos o. Bo. Okay, next is bo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bo. Okay. Next is ka. This one. Ka. Kiyok at saka a. Ka. Next is ki. Ki. Kiyok at saka e. Ke. Next is ki. Ka, ki, ki. Ki. Okay. Next is ko. Ko. Tapos o. Okay, ko. Next is ku. 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 Okay. Next is da, di, di, do, do. Di, good. At saka a. Da. Okay. Next is di. Di, good. Plus e. Di. Next is di. Di, good. At saka e. Di. Next is do. Digot at saka o. Do. Next, do. Da, di, di, do, do. Do. Okay. Next, punta tayo sa ga. Ga, gi, gi, go, go. Kiyok plus a. Ga. Ga. Next is g. G
giyok at saka e. Ge, kage. Next, gi. Gi. Okay, gi. Next is go. 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 Okay. Next is gu. Gu. Okay, gu. Okay, let's move on. Sana ba tayo? Abakada i gaha sahala mananang unan pilopso kasi nasa tapos na tayo sa a i i o o para. As you can see, dito same sila na blue, di ba? Blue, nilagay ko ng blue pati dito sa ra kasi yung L sa atin at saka R same lang yon sa Korean na real. This is real. Okay? Ito siyang equivalent nun sa atin L o di kaya R kasi. Kaya ganyan. Okay, let's start from ha. Ang pagsulat ng ha, pwede siyang paganyan. Ha, pwede rin dito yung sa ulo nito, pinakauna is pwede rin paganyan. Kwensa na yun. It's okay. Sangwanopso. Mostly ako magsulat is paganyan. Okay? Pwedeng paganyan. Pwede rin short line lang siyang paganyan. Okay? So, ganyan yung pagsulat ng ha. I'm gonna do it again one more time. Okay. Short line. Ha. Okay. Next is he. 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 Next is he. He. Okay. Next is ho. 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 Next is who. Who. Okay. So next is la. La le li lo lu or ra re ri ro ru. Same lang yun siya. Kaya isang beses ko lang siyang isulat. La li li lo lu at saka ra re ri ro ru. Same lang kasi siya sa Korean. Kaya paano ang pagsulat? Ra. Ra. Tapos ang re naman, re. Okay? Lagay mo lang yung L or R. Tapos, sa katabi niyan is A or A, E, E, O, O. Idugtong mo lang. Next is re. Re. Okay? Next is ro or lo. Ro. Okay? Ro. Next is ru. Ru. Okay. Next, punta tayo sa mami, mi, momo, ma. Sa miyom. Ito yung M sa Korean. Tapos lagyan mo ng A. Magiging ma. Ma. Next is me. Me. Next is me. 1, 2, 3, 4. Me. Me. Next is mo. 1, 2, 3, 4. Mo. M at saka O. Mo. Next is mu. 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 Okay. Next is nani ni nunu. Na. Na. Next is ne. N at saka e. Ne. Ne. Next is ni. Ni. Ni.
Next is no. No. Next is nu. Nu. Okay. Punta naman tayo sa nang. Yung nang nilagay ko dito na may A, E, I, O, U or A, E, E, O, O. Kasi itong nang na to, ang equivalent niyan is bilog or iyong. Okay? Kuraso, pag sinabi mo kasing nang, ito lang yung isusulat mo, N, G or O in Korean. Kaya, halimbawa, ito na lang, nang ning ning nung nung, na, a, kadami, ang NG is iyong, kaya nagiging nang. N, A, N, G, nang. Ning, N, A, N, G, ning, ning. Next is ning, N, I, N, G, ning. Next is nong, N, O, N, G, nong. Next, N, U, N, G, nong. Okay. Next is papi, pi, po, po. Papi, pi, po, po. 1, 2, 3, 4, a. Pi at saka a. Pa. Okay, pa. Next is P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P. P. Next is P, which means blood. P. Okay. P at saka I. P. Next is Po. 1, 2, 3, 4 at saka O. O. Po. 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 Okay. Next is pu. P at saka u. Pu. Pu. Okay. Itong rariririro, same lang to dito yung sinulat ko kanina na ra ri ri ro ru. Okay, same lang yan kanina. So, let's move on. Ta-ti-ti-tu-tu naman tayo. Paano isulat itong ta-ti-ti-tu-tu? Okay? Itong ta-ti-ti-tu-tu. Ito yung T sa Korean plus A, ta. Okay? Next is T. T. Next is T. 1, 2, 3, 4. Tapos, il. Okay, T. Then, to. 1, 2, 3, 4. Tapos, O. To. Okay. Next is to. 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 Okay. Next is wa, wi, wi, wo, wo. Pagsulat niyan is wa kasi start yan sa iyong o at saka a. Okay? Wa ang pagbasa nito. O at saka a. O a. Hindi siya binabasa na o a. Yung pag isa-isahin mo lang ng pagbasa o a. But it pronounced as wa. Okay? Wa. Okay? Next, we. We naman is u at saka e. We. We. Okay. Next is we. We. U at saka e. We. Okay. We. Meron din isa. Ito. Paano isulat ito? Ito naman. Ito we. Ito naman. Ang sound niyan is a little different. We. We. Ganun. We. We. Pabaliktad. Okay.
Okay, ganun, we. Okay, next. Punta tayo sa wo. Wo. Wo is u at saka o. Wo. Wo. Okay. Next is wu. Walang wu sa Korean. Kaya yung Wuhan, China, di ba yung pinagmula ng ano virus ngayon, galing siya sa Wuhan, China. Pero hindi to sinusulat sa Korean tong W. U. Kasi walang wo, wu sa Korean. Kaya ginawa siyang paganito. Ganyan yung ano niya, u. Pero pagsulat nito, ito muna. Tapos u. Wuhan. Halimbawa, u. Aka H. A. Tapos energy. Aka N. So, ito ang pagbasa nito is Wuhan. Okay? Pero pag sa English, ito yung Wuhan. Pero sa Korean, Wuhan siya. Pero ito, ito yung pagsulat ng wo. Okay? Kunyang u lang siya. Next, let's move on to ya. Ya, ye, ye, yo, yo. Ang ya naman is, kaya dati, ito a siya, pero pag dalawa, nagiging ya. Ya. Okay, next is ye or yes in English. Ye. Dalawang guwit ng paganito, tapos dalawa din ito. Ye. Ye means yes. Okay, ye. Dami. Ito namang ye na taktakanggo. O a, i, upso yo. Upso means wala. So, dito tayo sa yu. Okay? So, ang pagsulat niyan is ganyan. Yu. Yu. Next is yu. Yu. Okay? Yu. Tapos, dinagdagan ko na lang ng J at saka CH. Kasi yung may J tayo sa English, di po ba? May J. Koreso, that's why yung pagsulat ng ja, je, ji, ji, jo, ju is ganito. Ja. Ja. Okay, next is je. Je. Ja, ji. Kadami, ji. Ji. Jo. Jo. Next, ju. Ju. Okay. Kasunod is cha, che, chi, cho, chu. Ang CH kasi is ganito. Tapos lagyan mo ng A, nagiging cha. Cha. Okay. Chi naman is lagyan mo lang ng E. Okay. Che. Che. Next is chi. Chi. 1, 2, 3, 4, 5. Chi. Next is cho. 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 Okay. And the last is chu. 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 Okay. Sa aka, writing. Writing in Korean is sugi. Sugi. Okay, sugi. Tinuruan ko na kayo paano isulat yung a, i, i, o, u, ba, bi, bi, bo, bo, ka, ki, ki, ku, ku, da, di, di, du, du, ka, gi, gi, gu, gu. Yan lang, kabisaduhin nyo. Ha, hi, hi, ho, ho. Lalililulo, mami mimumo, ganyan. Okay. So, practice lang po kayo paano isulat yung mga yan. Okay, that's all for this moment. By the way, next video ko is tuturuan ko ulit kayo kung paano yung pagsulat ulit ng mga
Korean words. Sa words muna tayo, mga vocabularies. And then, let's go to sentences. Kailangan nyong malaman pala ito in advance. Pag magsulat kayo ng word or sentences, first in word, sa Korean, may consonant plus vowel form siya. At yung isa naman, consonant plus vowel plus consonant. Sa next video ko, magbibigay pa ako ng examples kung paano itong consonant plus vowel, consonant plus vowel plus consonant yung mga examples niyan. Okay, so light ano lang to. Light lang yung ituturo ko sa inyo about consonant plus vowel. Kasi baka sabihin nyo, yung A, di ba yung A kanina, A, I, I, O, O, halte, A, ganito yung pagkasulat niya. Ito yung example. Ito yung example ng consonant plus vowel. Kasi yung consonant, di ba sa atin katinig, ito yun siya, iyong. Iyong in Korean, yo, ay consonant po iyan. Tapos, ang vowel na A. Hindi mo pwedeng ilagay na ganyan lang, A lang, pag magsulat ka ng, halimbawa sabihin mo, ano. Ano? Okay, yung sa atin, ano, what, ganyan. Hindi siya ganyan. Paano ang pagsulat? Dapat consonant plus vowel. So, iyong plus A, no sound itong iyong sa harap. Ito yung may sound. Ang pagbasa nito is A, tapos lagyan mo ng N at saka O, kaya nagiging ano ang pagbasa. Okay? Take note, pag maglagay kayo ng A, I, I, O, O mo, yung mga paganyan lang, mga basta vowels, kailangan may iyong or bilog ditong nilalagay. Okay? Kagaya sa sinulat ko kanina, di ba ganyan, A, tapos E, I, O, I'm sorry, A, I, I, O, at saka U. Okay? Tapos, itong tatlong to, di ba, hilira lang siyang paganyan. Pero yung O, at saka U, ito O at saka U, dapat ang pagsulat niyan is pag ganito, consonant vowel. Ito naman pa, isang linya pa, from left to right, ito naman pataas pababa. Ito yung example niyan. Pag sinabing O, dapat consonant plus vowel ang form niya. So, iyong consonant plus O, nagiging O. Tapos, ito din, U, iyong plus U. Okay? Ganyan. Tapos, isa pa, halimbawa, yung sinabi ko kanyang consonant plus vowel plus consonant. Kasi hindi kagaya sa atin, halimbawa, magsulat tayo ng ang. Okay, ang. So, ang A is A, di po ba? Hindi mo naman siya pwedeng isulat ng ganyan lang. Kasi vowel nga siya. Consonant plus vowel dapat. So, A siya. Tapos, yung NG naman is okay, ang NG equivalent nito is iyong, di po ba? Hindi mo pwedeng isulat ng ganyan. Okay, itong iyong ay pag sa word na ang, nandito siya dapat sa baba. Ang. Okay? Hindi pwedeng a, tapos iyong. Hindi pwedeng ganyan. So, may paganyan ang form niya. Basta, consonant plus vowel plus consonant ang form. Pero pag magsulat ka, halimbawa, bibigyan ko yun ng, kayo ng isang example. Halimbawa, yung ilog or river. River in Korean is gang. Okay, that is gang.
So, paano isulat yan? G is giyok. A is paganyan. Ah. Tapos, yung NJ di po ba? Iyong yan siya. Kaya sulat mo siyang paganyan. Pagbasa niyan is G-A-N-G-A-N-G. Okay? So, hanggang dito na lang po muna. Next video ko po is more practice on how to read and write Korean alphabets or words until sentences yung pag-aaralan natin. Okay, thanks for watching!